Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Naghahanda po tayo sa nalalapit na dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Nasa 7th nobinaryong misa po tayo ng paghahanda. Kaya kilalanin natin ang pagmamahal, ang pag-ibig, ang pagsinta, ang pag-irog ng Panginoon sa atin na tayo hindi karapat-dapat na mahalin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay hindi nagkukulang. Sa iyong pagsubaybay sa tanan, iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala at sa iyo nawang panatilihin ang pakikinaba naming walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran.
Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa Kanya ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at magpakailanman. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos, napagkat ikaw ay walang hanggan. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Iyong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong inuutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Buhay nami umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may umaabot na 80 kung malakas. Iyong buong buhay nami sakbibi ng dusat hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa isang maliwanag. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama iyong wagas mong pag-ibig at sa buong buhay namin may galak ang aming awit, ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Diyos Ama ni Hesukristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, ilang Pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangihiliminan. Sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo kung sino, kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis? Sa Cesar, dapat ba kaming bumuwis o hindi? Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukungwari, kaya't sinabi niya sa kanila, bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng 1 denaryo. Titingnan ko. At kanilang binigyan siya, kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus, sa Cesar po, tugon nila, sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y namangha sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat.
isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kinikilala natin ang kabaitan ng Poong Senyor sa ating buhay. Kulang na kulang ang ating mga ekspresyon ng pagtanaw ng utang na loob. Bilangin po natin ang ating mga biyaya, mga napakaraming pagkakataon na tayo pinaburan ng pagmamahal ng Poong Jesus Nazareno. Ito ang lagi nating ugali, ang ating pagtanaw na may mata ng pananampalataya at paghahanap sa Kanya. Hinahanap natin ang Diyos dahil ibig natin pang mahalin at paglingkuran Siya. Ninanamnam ko at bawat sadaling malapit ako sa Poong Senyor sapagkat nasa pinigyan niya ako ng pagkakataon na narito sa maikling panahon at babalik din ako sa malayong misyon at masusubaybayan ko lamang ang Poong Senyor sa pamamagitan ng misang online at mula sa cellphone na napakaliit, nababanaagan ko. Halos, alam ko na andun siya pero hindi talaga malapitan ngayon ay malapitan, aktwal, personal, kaibigan sa kaibigan ng malapitan at nakikita ko ang mata ng Senyor at ang mata nagpapahiwatig ng nanggagaling sa kanyang puso na hindi ko makukuha sa pamamagitan. Bagamat mahalaga ang mga misang online, kayo po ay naririto, ay buti pa kayo. Sabi, buti pa kayo. Yung maging pagpunta lamang dito sa simbahan ng Quiapo ay talagang naiinggit ako sa inyo. Naiinggit ako sa inyo sapagkat malapitan na kayo. Yung iba talagang pahirapan. Malaki ang igugugol na napagod at hirap. Yung iba napakahirap makalapit sa Senyor. Yung iba medyo may pribileho. Kaya magpasalamat tayo sa honor at pribileyong makalapit sa Kanya. Napakahaba po ng pambugat. Pero ito pinakamahalaga. Pahalagahan ang paglapit sa Kanya. Sa ating unang pagbasa, ikalawang sulat ni Pedro. Habulin natin, hanapin natin, sikapin natin ang bagong lupa at bagong langit. Huwag yung lumang lupa, lumang langit. Ito, bagamat yung mundo, yung material na mundo na kinagagalawan natin, nakatapak ang ating dalawang paa dito sa daigdig na ito, tayo nabubuhay dito. May mga pangangailangan dito. Kasama kalakip dito yung mga gastusin at mga dapat natin, mga obligasyon. Minsan natutuon po tayo, halos ang ating kamulatan ay para dito. Nagmamadali tayo, magtatrabahong iba. Ngunit huwag nating kalimutan na tayo'y ang destinasyon natin ay ang bagong lupa, bagong langit. Ito ang, sapagkat spiritual po ang ating peregrinasyon. Dambana po ang ating simbahan at tayo patungo, ang isang peregrino ay patungo sa isang sagradong lugar, isang dambana. Ang mga bagay na maka-Diyos, ang mga bagay na maka-espiritual. Ito rin ang turo ng ating ebanghelyo ayon kay San Marcos. Ay, huwag natin tularan yung mga gustong maipit si Jesus. Napakatalino nila. Paano natin kaminsan ganun tayo sa Diyos? Gusto natin litisin. Imbistigaha. Eh, gagaling eh. Matatalino tayo. Maipit kaya natin si Jesus? Maisahan natin? Kaya si Jesus,
Matalas din ang kanya. Nababasa ni Jesus ang ating iniisip. Nagkukungwari. Namemeke. Diba kung niloloko natin ang kapwa natin, iisa natin ang meron tayong scam. Usong scam. Yung scammer, diba, gusto kang lokohin. Ayan. Marami na tayong naloko. Tama na ako. Yan. Iniipit nila si Jesus tungkol sa pagbabayad ng buwis. Basta buwis, nako. Isang isyung kontrobersyal. At ang sagot ni Jesus, ibigay kay Cesar, anong akin na nga yung denaryo niyan. Akin na nga. Kaninong larawan niyan kay Cesar? O yan, kay Cesar pala yan. Ibigay kay Cesar ang kay Cesar. Ikaw, kaninong larawan ka? Nilikha ka sa ano? Kaninong larawan? Sino kalarawan natin? Alalahanin natin unang libro ng Biblia sa Genesis. Tayo'y nilikha sa larawan ng Diyos. Kaya maniwala ka o hindi, kung titingnan natin ang isa't isa, larawan tayo ng Diyos. Hindi yata kayo naniniwala. Gagawa ng Diyos, huwag kayo mag-alala. Kamukha tayo ng Diyos. Larawan tayo ng Diyos. Imahin tayo ng Diyos. Ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Kung titingnan ka, ikaw ay nakalaan, ako'y ihahandog, ikaw ay iaalay, ibibigay, ibabalik sa Diyos. Kaya ito ang pangunahin, yung unang pagbasa, destinasyon natin yung maka-Diyos. Dahil larawan tayo, imahin tayo ng Diyos, para sa Diyos tayo. Yan ang mensahe dito, ibigay. Kung gayon, ibigay. Ang sa Diyos, tayo po'y para sa Diyos. Paalala lamang po. Muli po, nagpapasalamat po ako. Bukod muna natin ang pag-aaral ng pagbasa ng Diyos, ito'y itagagabay natin. Ang puso nating marupok, may pagkukulang, nagkakasala, naghahanda tayo sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Totoo, langit ang ating destinasyon. Pag-ibig, ang pagmamahal, ang pag-ibig, ang pagsisinta, ang pag-irog. Ito ang ating ekspresyon bilang mga Pilipino. Kung ano ang puso. Ang puso ni Jesus. Kung sino pa ang napakaganda, siyang lumiligaw sa pinakapangit. Hindi nangyayari yan sa ordinaryo. Ay, pangit yan. Walang papansin dyan. Ang Diyos na kagandahan, sinusuyo, pinagtsatsagaan, lumalapit, lumiligaw sa mga pangit katulad natin. Bakit ay pangit? Dahil sa ating kasalanan, dinumihan natin, initiman natin, mabaho. Tayo mga Pilipino, ayaw natin ng amoy. Naligo ka na ba? Pag ganyan, amoy. Tayo ganyan, particular tayo. Mabaho tayo. Mabanto tayo. Dapat ang Diyos. Ay. Nilalapitan. Natatawa kayo. Hindi, kung ko lang yun. Imperfectong analohiya o halimbawa ng pag-ibig ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Kaya, maligo naman tayo. Ibig sabihin, mangumpisal naman tayo. Para naman, bagong kumpisal, malinis. Siyempre, sabi ni Jesus, pupunta ako sa pusong yan. Bagong kumpisal, napakalinis naman ng bahay na ito. Diba, lahat tayo ganun, diba? Ang bango-bango dito. May bulaklak pa. Sige, tama na po. Yun ang
ating basta nakikita ni Jesus tayo, yung ganado ba ang Diyos? Diba? Di naman kayo nakangiti. O, alam ko, lahat tayo, pati ako, may pagkukulang. Kaya, ihanda natin ang ating sarili. Gustong gusto tayo ng Diyos. Kung liligawan tayo ng Diyos, ang ating puso ay pakalinisin natin, ipaghanda natin, meron tayong espesyal na bulaklak, espesyal na pagkain sa bisitang gustong dumalaw sa atin. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, naway, kung ibibigay tayo para sa Diyos, ipaghanda natin ang pagbisita sa ating puso ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nabubuhay ang mga Kristiyano sa dalawang dimensyon. Mamamayan ng lungsod ng Diyos at mamamayan sa lungsod ng mundo. Manalangin tayo na maituon natin ang ating mga puso sa walang katapusang kaharian na darating para sa pangangailangan ng mundong ito. Tugon po natin, Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan, naway maging makatotohanan sa kanilang tungkulin na maging mga propetang saksi laban sa mga di makataong krimen at kawalang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno ng mga gobyerno, naway makatarungang gamitin ang mga bagay na para kay Cesar, manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno at mamamayan ng komunidad, naway magkaroon ng kamulatang ukol sa kanilang tungkulin bilang mga taong dapat na magbayad ng buwis at mga taong dapat makilahok ng malinis sa pagboto sa eleksyon. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway maunawaan na nagiging isang dakilang biyaya ang kanilang paghihirap kapag iniugnay sa paghihirap ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Yaong mga tumawid na sa pinto ng kamatayan, naway makarating sa walang hanggang lungsod sa langit, manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Panginoon, ang kasaysayan inilalagay namin sa iyong pagkalinga. Ang aming mga kahilingan, nalalaman namin na ang lahat ng mga tao, panahon at pangyayari ay nakapaloob sa iyong kalooban. Hiniling namin sa pamamagitan ni Hesus Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikas sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayon ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandang loob mong sa aming dumadalisay, kami naway makaganap na may malinis na kalooban sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ni Jesus. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagi niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan, nihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gagantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kay... Dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuliin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahig natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, pangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa-isa sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Pagkain kanyang bigay, kumunyon tayong umira sa loob ko, buklod tayo sa Diyos. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaisaya. Pag-ibig, kanyang alay, magsimba tuwing Linggo. Tularan si Maria, kapwa natin tulungan. Tinanggap o si Jesus at ang puso'y kaisaya. Tinanggap o si Jesus at ang puso'y kaisaya. Pag-asa kanyang taglay, sa langit walang hanggan.
Dumakbay Pilipino, yakap tayo ni Jesus. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y ay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y ay saya. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Andog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga naganais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagkapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na June 6, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita kundi rin namang sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabaspa sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan niyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Paspasan din po niyo mga daladala ng mga imahe na dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito na may maalala nila ang mga pangako niya sa binyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Bago ang huling, ang pagagawad ng huling pagbabasbas, alam po ninyo nasa misyon ako at hiniling ko po ang inyong suporta, ang inyong mga dasal para sa komunidad na ipinagkatiwala sa akin. Napakalayo, liblib, at napakalamig. Nagyeyelo, nagninyebe sa lugar na yon. Ang St. Mary's Catholic Church, Dawson City, Yukon, Canada. Merong tatlong kahilingan na pinaabot sa akin sa pamamagitan ng social media platform. Una, para kay Kirion Kai Verde Flor, 10 taong anyos na bata at siya'y lumalaban upang siya'y magpagaling. Pangalawa, yung mga Pilipino sa Dawson City, may mga namatay na mga kamag-anak at malalapit sa puso dito sa Pilipinas. Ako'y nagdarasal para sa mga yumao nila. At yung taga Pontevedre,
sa isla ng Negros, pumutok ang bulkang Canlaon. Eh malapit sila sa pagputok ng bulkan. Sila'y alalang-alala sa mga mahal na sa buhay nila. Sa malapit sa ano kaya nangyari sa mga kamag-anak ko, kapamilya ko, sa pinutukan ng bulkan. Kaya sama po natin sila sa inyong time team ng mga pagdalangin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang amin buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa bisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaral ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, hiwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaral ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.